Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko, isa sa mga dumadaan sa mga napakatinding pagsubok sa inyong pong buhay, sa kalusugan, sa pampinansyal mga bossing, at ikaw po ay naririndi na sa mga problema po ninyo. Or kaya sa inyong pong pamilya, meron po kayong karelasyon na pasaway, maging mga anak na pasaway. Kung kayo po mga bossing ko ay napakarami pagsubok na pinagdadaanan at naisyo po na mabago-bago ang takbo ng inyong pong pamumuhay, mainam na subukan niyo po ito. Kaya kung kayo po naniwala at naisyo po itong gawin, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko, isa sa mga naniniwala at mahilig sa mga pampaswerte at napakarami yung mga problemang pinagdadaanan. Sobrang tindi ang pagsubok po ninyo mga bossing. Mainam na subukan niyo po ito. Gumising po kayo mga bossing ko ng alas 3 ng madaling araw. Yan, ang sabi nga po nila, kapag gumising ka ng alas 3 ng madaling araw at dyan ka sa mga oras na yan nagdasal, mas mabilis kang didinggin dahil kakaunti daw po nagdadasal sa mga ganyang oras. Kaya swerte daw din po ang oras na yan dahil yan po ay sinyalis, lalo-lalo na kung nasanay ka na sa pagising ng ganyan or kaya bigla kang nagigising ng alas 3 sa madaling araw, yung mga good spirit mga bossing ko ay may magandang pahiwatig po sa inyo na kailangan po mga bossing ko ay ipagdasal po ninyo para maklaim nyo po ang swerte na yung senyales na pinahahatig po sa inyo kaya kayo ay nagigising ng madaling araw. Pero mainam po yan na nagigising kayo ng madaling araw, dyan po kayo magdasal. Sabi po nila, kapag ikay nagtirik ng kandila sa madaling araw ng alas 3 at ikaw ay nagdasal mula sa inyo pong puso, ura-urada ang inyo pong pagsubok na pinagdadaanan ay kaagad itong masusolusyonan. Kaya mas mainam po mga bossing ko na mag-wish ka ng mula sa inyo pong puso. Yan po mga bossing ko ay mapapansin po ninyo na mas magiging magaan ang daloy ng swerte once na ikaw po ay nagdasal mula sa inyo pong puso. Lalo na tuwing alas 3 na madaling araw mga bossing. Pero mag-uukol ka muna ng panalangin. Ang inyo pong gagawin mga bossing, mag-uukol ka muna ng panalangin sa kandila bago mo ito sisindihan. Ang pinakamagandang kandila na pang sisindi po ninyo ay kulay dilaw mga bossing. Ang dilaw mga bossing ko, for abundance po yan at yan naliwanag na ating buhay tungo sa ating tagumpay. Pero syempre mga bossing ko, depende sa problema nyo pinagdadaanan. Kapag kulay red mga bossing, pangkalahatan po yan, pantaboy ng kamalasan, sa mga pagsubok, maging sa usapin ng buhay, pag-ibig. Pag naman po kayo ay may karamdaman, kulay blue ang inyong sisindihan ng kandila. At bago ka po, lagi nyo pong tatandaan, bago nyo po ito sisindihan, ito po, magbubulong ka muna, mag-uukol ka muna ng panalangin sa kandila bago nyo ito sisindihan. At ang pagsisindi ng kandila, hindi basta nakapagtirik. Kailangan sigurado kayo sa tinirik ninyong kandila na nakalagay sa lagayan po niya. Huwag yung nagme-melt sa may sahig mga bossing. Dapat po mga bossing ko yung nakalagay ito sa baso. Yan po mga bossing ko yung nakatirik ng maayos. Kasi negative sign, kapag po ang kandila mga bossing ko ay natutumba habang ito ay nakasindi na. Dapat po mga bossing, bago nyo siya sindihan, siya po ay nakatayo ng maayos at sure kayo na maganda ang pagkakatayo po nito. Kasi once yan po ay natumba, habang nakasindi po yan, negative sign po yan. Ganun din po mga bossing ko, ang mga sinyalis ng kandila mga bossing, eto po kapag ka parang sumasayaw-sayaw siya na wala naman pong hangin, yan po ay mabilis matutupad ang mga pangarap. Pero yung tipo wala namang hangin, biglang nag-off ang kandila, negative sign po yan. Ngayon, pero huwag ka malulungkot, baka isipin niyo ay paano yun, negative sign, bigla kang malungkot, madismaya ka, huwag po ganun. May pag-asa pa rin, sindihan nyo po lang po muli mga bossing at manalain ka ng taimtim na mula sa puso. Ngayon po, pag maraming luha, maraming patak sa mismong kandila, yung gilid po niya, maraming patak. Sabi nila, maraming ka mga pagsubok na pagdadaanan. Pero kung wala po itong smooth nyo daw po makakamtan ang mga pangarap po ninyo. Iba-iba po ang kulay. Yun po, pag violet, pag marami kang problema, stress ka, kailangan violet. Tapos yung blue para sa kalusugan, anti-stress din po yan yung blue. Tapos yung kulay yellow at saka green for money. Yung pink for love.
Tapos, yung red, for love din po yan, at saka pantaboy na kamalasan. Ang black naman, para yan sa mga toxic sa buhay po natin, mga bossing. Ngayon po mga bossing, basta mag-wish ka na mula sa iyong pumpuso at gawin niyo po ito ng alas 3 na madaling araw para mabilis masolusyonan ang problema po ninyo at maitaboy niyo kung ano man ang kamalasan na maaaring mapapasa inyo po mga bossing. Itaboy niyo na po yan para magtuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Kaya kung kayo pinaniwala at naisip itong gawin, asya mga bossing, good luck po sa iyo lahat.